Ayan mga bro, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. At muli nagbabalik Tatay Sid. Siguro mga bro, maraming salamat muli sa walang sawang pagsuporta ninyo po sa channel ni Tatay Sid. At ngayon mga bro, makikita po natin yung ating mga talong. Medyo may ida muna. At siya po nga asikaso yung Tatay Sid ngayon. At yung ano po mga bro, yung ating okra medyo patubo pa lang. Update po natin sila bukas or sa next vlog po natin. At siguro mga bro, dahil medyo nasa oras na rin, at ginayak po natin yung ating gagamitin grass cutter, yung ating pong alaga na si Batang Kalabaw, good news po, okay na po yung ano niya, pahilom na po yung sugat niya, at bumabalik na po yung ano niya, yung pagkain niya ng malakas. Hindi na po natin siya ina-antibiotic. Hindi na rin po natin siya pinapakain ng drak. Okay na po yung katawan niya. Hindi po katulad nung dati na medyo talagang matamlay po siyang kumain. Dahil nga po dun sa ano, sa pagkakatuli niya. Ayun mga bro, makikita po natin ngayon sa pagkuha po natin kay Batang Kalabaw. Tara mga bro, samahan nyo muli Tatay Sid. Ayan mga bro, malapit na po tayo kay Bata. Ayan, tatanaw po natin yung ating yung isang magandang tanawin po dito sa Pampanga. Bagay, nandito tayo sa Nueva Ecija mga bro. Bagay, sa totoo mga bro, malapit lang naman po kung susumahin na boundary to boundary na lang po ng Nueva Ecija to Pampanga yung sa amin. Yan, malapit po kami dito. May lingwahe po kaming Kapampangan, may lingwahe po kaming kaya po namin magkapampangan o magtagalog mga bro. Si Bata medyo maganda-ganda na po yung katawan, balik na po yung dati, hindi na po siya dry ang balat, you know. Pero iniinda na rin po yung ano, yung init. Isisilong po muna natin siya. At mga bro, puntan po natin. Pahilom na nga yung sugat niya. Ayan, sa bugang ilong, nakaramdam na po siya ng init. Talagang magduan po siya niyan. At ay mga bro, yung ano niya, yung pagkakaano ng tuli niya, pasara na po yung ano, sugat. Ano? Mainit na rin ano? Tara mga bro, kuhanin na po natin si Bata at sisilong or ibababad muna po natin siya. Update na lang po natin pagka bababad na. Mga bro, sabi ni Bro Willie, hindi niya po daw mahawakan yung dumalaga niya. Ay mga bro, hinahawakan ko po ngayon. Ewan ko po si Bro Willie kung nahahawakan niya po ng ganito to. Kailangan po magpakita ka ng amo sa Kalabaw para mabait po siya. You know. Nawawang siya mga bro. Yan. Papakita ko kay Bro Willie. Konting himas lang sa Kalabaw para bumait siya. Ha? Salbahe yung inahinikwa ni Bro Willie. Kailangan nata dito natin siya mailagay. Kawawa naman yung dumalaga.
May ikutan niya naman kasi dun eh. Ano bro? Ito na po si bata mga bro. Ibabad na po natin siya. At kinuha ko na rin po yung kay Bro Willie. Tinali ko po doon sa may puno ron sa pinagsusugahan namin para hindi na po sila makaramdam ng masyado ng masyadong init. Eh, meron po siyang dumating na bisita kasi sa magkakasama, give and take. Kanina po inilipat niya si batang kalabaw tsaka kahapon. Eh ngayon naman po sinilong ko naman po yung kalabaw niya. Mga bro, tara, start na po natin yung grass cutter para sa ating dadamo dito sa tatam na natin ng talo, ng sitaw, sorry. Magkuha na lang po tayo mamaya mga bro. Update na lang po natin pagka nakapagpaandar na po tayo. Ayun mga bro, pabalik na po tayo sa kubo. Isang malakas-lakas na shout out nga pala kay ano, kay Crop Ready. Pagaling ka Crop Ready at hinihintay ka na ng okra mo, malapit ka na rin umani, pagaling ka. At hinihintay ka na rin ng mga bulig mo dito. Titiksayin mo daw sila. Yan. Dito tayo, nandito na po tayo sa kubo. Bibiray na po natin yung grass cutter natin. Tara mga bro. Yun. Hanapin natin yung ating mahiwagang salamin. Yan. O kaya yung tatanim naman ni ano, ni Sir Jim doon sa kanyang pinagtaniman ng okra at pinagtaniman niya ng sitaw. Mga isang buwan at kalahati pa si batang kalabaw para si pwedeng gamitin. Ando pa yung mga bisita ni Bro Willie. Tama lang yung pagkakasilong ko doon sa kalabaw niya. Yan po. Yan mga bro. Mga bro, kasama na po natin si bata. At isusuga na po natin siya. Ayun niya. Katawan niya ngayon. Kasalukuyan po siya nagbabawi mga bro. Kasi nga po sa pagkakatuli niya medyo hinda rin po niya. Isang buwan pa mga bro, pwede na po natin siyang gamitin. Ito muna kaya siya. Balikan na lang natin mamaya. Parang alanganin yung ano. Biglang sumikat po yung araw. Ngayon susugan natin. Kanina makulimlim lang. Kakayanin mo. Ah, masyado kasi yung damo di gawin rito eh. Nandito na sa mga damo nila. Singa-singa siya. Dito kasi natin tinali kanina mga bro yung kalabaw nila Bro Willie. Yan, medyo pumayat din po si bata at for recovery na po siya. Nakabawi-bawi na. Bata, kaya mo na ba init? Susugan na kita.
na dati, medyo maganda na po yung ano na dito. And medyo ano pa siya. Ito yung buto niya dito sa may ano, may gawing bit. Ang bata. Ayun mo yung mga viewers mo. You know? Kaabutin kita dito. Sana makita itatali. Anak ng finger. Oh. Hey! Kukot-kot mo na naman yung ulo mo, ah. Kaya nga pala tayong gagawin. Sandali kay bata. Sandali lang po. Hop, hop, hop. Terus, terus. Terus. Hop. Ha. Hop. Nikita, stay. Stay. Hop. Ha. Hey. Hop. Nakita po natin yung ano, pagbugal po natin sa sugat ni bata. Ayun. Kabilaan po yung, dahil kabilaan po yung pagkaka ano niya dito tsaka doon sa kagawiron. Kabilaan po natin siyang in-spray. Ah bro, tuloy na po natin trabaho natin doon at kahit medyo mainit init, susuga ko na po si bata. Thank you.
Ako mga bro, napakahirap po sa loob. Talagang ginagawa ko na lang po yung dadaanan ko para makadaan ako dito sana. Talagang sumobra po ng kapal ng damo sa panahon na to. Kasi puro baging po. Hindi naman po totaling makapal na makapal. Yung baging po kasi pag lumaki, tumangkad, gumulang, at binigay niya lahat yung makakaya niya sa paglaki. In 2 to 3 weeks po mga bro, yung pambalag na yun, kaya niya pong isara. Basta kung meron po dito, meron dyan, kaya niya pong isara lahat yan sa lakas ng paglabong niya. Kanya nga mga bro, yung gagawin ng Tatay Sid nito, tiyaga, tapos spray natin pamatay damo para harap po natin sa ating mga kaibigan, tsaka po natin siya tatamnan. Dalawang bagay, baka sitaw ang tatanim natin para medyo mabilis na lang yung pag-ani. At pagdating ng December, maganda-ganda na po yung ating mapipitas dito. Abangan na lang po natin mga bro, yung pagtatanim natin dito sitaw, tapos tatanim muli tayo ng mais na dilaw. Tatry po natin makasingit kung pagbibigyan tayo ng nasa taas. At noo nga po pala mga bro, maraming salamat kagabi kay kay Bonggam, happy birthday. At saka kay Kuya Nep, maraming salamat sa busog. Dahil diyan ako nananghalian kahapon sa inyo. Happy birthday sa inyo. Shout out sa inyo dalawa ni Kuya Bong. At saka nga ho pala kay Apon Soling, nanay ni Bonggam. Happy birthday po nang sana abutin nyo pa yung higit pang centennial. Actually kasi mga bro, 95 years old na po siya kahapon. At shout out po ng isang malakas sa mga team kulit, kay Kapitan Arwin, tsaka kay Casey, Team Cortez, tsaka sa mama niya, tsaka sa papa niya. Shout out sa inyong mag-asawa at sa inyong hinihintay na baby. Sana good health siya at welcome home dito sa dito sa mundo. At dapat lagi kang manalangin nak, ate, para healthy yung anak mo. At ganun pa man, salamat ako ng napakarami kay Ma'am Mayra. Sana ma'am, marami pa kayong matulungan na vloggers na katulad ko. At ingat-ingat po. At huwag po natin siyang kakalimutan, mag-subscribe kay Ma'am Mayras. Tsaka po natin tambayan yung kanyang channel. Lagi po yung nag-ALS. Hanggang sa next vlog po natin. Maraming salamat po sa mga walang sawa ninyong mga panonood kay Tatay Sid. Next vlog, abangan po natin. Maraming salamat sa inyo at isang shout out sa lahat ng hindi ko nabanggit nakaraan. Ingat-ingat po tayo. Shout out po sa inyo. At let's pray. Lagi po tayong mag-iingat. Paano mga bro? Hanggang next vlog. Hasta la vista.